Hello everyone and good day. This is Dr. Edward Padama. Ngayon, pag-uusapan natin paano bumuo ng research title. Updated na po itong template na gagamitin natin para sa research title. At ang klase ng research title na bubuuin natin ay pwede niyong gamitin sa quantitative research, pure quantitative research, pwede siya dyan, mixed method, and action research. So, we're going to hit 3 birds with 1 stone. At gagawin natin ito sa Taglish. Kaya ito ay makikita nyo doon sa playlist natin na Tagalog series. So, ulitin natin, bubuo tayo ng research title gamit ang bago nating template or updated template na tayo po ang nagsimula. At itong title na bubuuin natin ay 3 klase. Pwede siya sa quantitative, sa mixed method, at sa action research. At meron pang kasama yan na bonus. Lalagyan pa natin at sasamahan natin ng formulation ng statement of the problem para dito sa mga klase ng title na mapipili ninyo. So dito, pwede kayong pumili doon sa mga title na bubuin natin. Depende kung ano yung interest nyong klase ng research na gusto nyong gawin. Okay, so simulan na natin. Gagawan ko din ito ng English version. Kaya yung sa baba, makikita nyo, yan yung title na gagamitin natin para sa video na English version. Okay, ito yung template na in-update natin. Dinagdagan lang natin ito. Okay, so nung nakaraan, hindi siya naka-column na ganito. Kaya ngayon, makikita nyo na. So, ito yung area kung saan iimbestigahan natin yung particular area doon sa apektado dito sa dependent variable. Pero simulan natin dito sa umpisa, dito sa kaluwang bahagi ng ating template. Ito yung goal or direction ng ating research. So, ito ay meron ng video na ginawa dito sa ating YouTube channel. So, uulitin na lang natin para doon sa ngayon palang nakikinig. Ang goal ay usually the action that you want to take. So, ito yung mga halimbawa ng action na iyon. Pwedeng makikita nyo sa umpisa ng mga research title nakalagay the effect, the impact, the relationship, at kung ano-ano pa. So, ito ay mga halimbawa. Ulitin ko, mga halimbawa lamang para magamit natin sa ating pag-uusap dito sa pagbuo ng research title. So, marami pa kayong pwedeng idagdag dyan. Nilagyan lang natin ito para magamit natin dito sa ating pag-uusap. Yung susunod na column, yung IV, ay kumakatawan dun sa tinatawag nating independent variable. Ito yung issue na iniimbestigahan ng inyong research or ng inyong study. So, ano yung problema na iniimbestigahan ninyo? Ano yung phenomenon na iniimbestigahan ninyo? So, ang phenomenon, not necessarily pang-qualitative siya, meron din siyang pang-quantitative or pang-mixed method na phenomenon. So, ulitin natin, ano yung issue na iniimbestigahan nyo sa inyong study? So, ito ang mga halimbawa na ginamit natin, pwedeng blended learning, gamification, webinar, Vincent, okay, o yung mga training na gano'n, yung SLAC, school learning action cell, yung SLAC gagamitin natin yan mamaya. So, SLAC is a type of training na ginagawa para sa mga teachers, para sa development ng mga teachers. Yung susunod na column, yung DV, which represents the dependent variable. Again, IV is the independent variable. It cannot be affected. This is the issue being investigated. At yung DV naman ay yung dependent variable. Ito naman yung apektado nitong issue. Sila yung affected nung issue. So, sino-sino ba ang karaniwang affected nitong mga issue na ito? So, karaniwan, mga estudyante at mga teachers. Kaya sila muna yung inilagay natin dyan. Ulitin natin, itong template natin, itong matrix natin can be expandable. Pwede nyong dagdagan. So, kung meron kayong nakikita na gusto nyo pang idagdag dyan,
At kung ito ay ituturo ninyo, pwede nyo dagdagan itong mga elements na nakikita nyo sa bawat column nitong template na pinapakita natin. So, ito yung mga affected nitong independent variable natin. Okay, yung susunod, anong area ng buhay, ng professional life ng mga estudyante, ng mga teachers ang apektado? So, kailangan i-indicate nyo din yan kasi gagamitin natin sa ating formulation ng research title. So, in this case, dito sa students, ang ginamit nating area na affected o yung skill na relevant or relevantly affected doon sa DV natin ay yung academic performance. Okay? So, maliban dito sa academic performance, pwede nyo pang specify yan kung anong klaseng area doon sa academic performance nila. Sa math teacher naman, pwedeng competency ng teachers. O pwedeng efficiency ng teachers, effectivity ng teachers, kaya lang masyado pang malawak yon, pwede nyo pang specify yon. So, ulitin ko, mga halimbawa lamang ito para makuha nyo yung idea sa bawat column na pinag-uusapan natin. Yung susunod, madali na lang to, yung lokal. Kung saan gagawin, saan nangyayari itong issue na ito. Saang lugar yung iniimbestigahan ninyo at lugar related yung mga estudyante o teachers na involved doon sa iniimbestigahan yung research. Doon yung ilalagay yung lokal. So, in relation to doon sa tinatawag nating ethical considerations, merong mga research na kapag masyadong sensitive yung inyong iniimbestigahan ay hindi na ipinalalagay yung pangalan ng school, which is acceptable. Pero kung hindi naman ganon ang impact ng result ng inyong research, meron ding mga title na pinapayagan namang ilagay yung pangalan ng school. So, depende yan doon sa ethical considerations ng school kung saan kayo related habang ginagawa nyo ang inyong study. So, kailangan magtanong kayo o humingi kayo ng permiso kung pwedeng ilagay yung pangalan ng school. Okay, yung nabuo nating title mula dito sa mga elements na ibinigay natin ay ang sumusunod. So, ang gagamitin natin ay relationship, referring to correlation. So, relationship, gamitin natin tong yellow, relationship of school learning action cell under yan ng webinar. Okay? School learning action cell, which is more specific than seminar or webinar. And then, yung susunod nating variable na ginamit is, instead of math teacher, ginawa nating science teacher. And then, for teachers, we use competency. And then, the name of the school. That's why we came up with this particular title. So, relationship, referring to yung design na correlation of SLAC, or school learning activity, school learning action cell. Referring to the webinar, school learning action cell, to the competency of, instead of math teachers, we use science teachers, and competency of teachers yan, na competency of science teachers. So, competency of, pinalitan natin yung math ng science teachers, and then the name of the school. So, you have already formulated a valid research title that you can use sa inyong proposal, kahit na anong level yan, whether senior high school, college, or even doon sa fundamental ng graduate school. So, if you're just starting to formulate or refresher kayo sa graduate school, pwede nyong gamitin itong template na ito. And yung iba, definitely, lalo na itong correlation, ma-approve naman yan. Okay, now, so, sabi natin, we are going to try and formulate three types, quantitative, mixed method, and action research. So, papaano nagiging quantitative, mixed method, and action research ito? Okay? So, the only difference is that kapag action research, okay, there will always be an output. So, a concrete output is required kung action research
ang ginagawa ninyo. So mamaya makikita ninyo ano yung kailangan gawin dito sa title na ito para maging action research. Meron na lang kayong idadagdag. So makikita nyo yun mamaya. Now let's go to the SOP, because part of our discussion earlier is that we formulate a research title that is pwede siyang maging quantitative mixed method or action research, and then together with that, lalagyan natin ng SOP for the three types of research. So mamaya papakita natin, punta na tayo dun sa susunod. So ang method na gagawin ninyo para dito sa title, ito na yung title na binuo natin, Relationship of School Learning Action Cell to the Competency of Science Teachers, and then the name of the school. So we're supposed to create a quantitative mixed method and an action research. The design that we're going to use is correlation. So you can already form chapter 3 using this particular discussion. Okay. So, statement of the problem. Inilagay ko na dito yung discussion for the statement of the problem para maging guide sa discussion natin. Now, tip number one, okay? When you formulate your SOP, there are two parts. So, first part is what we call the general problem. The second part is the specific problem. Okay, how do you formulate the general problem? This is the tip. The general problem is cascaded from the title. Ganun lang. Tandaan nyo lang, in order to formulate the general problem, you just need to cascade it from the title. So if this is the title, you just cascade this to the general problem. So this is the general problem. You always start with this. So baguhin nyo na lang yung mga terms na gagamitin ninyo doon sa introductory part ng statement ninyo. The study aims to, pwede nyo na lang baguhin yan kung gusto nyong ibang term ang gamitin nyo. The study aims to determine the, ito na yung sinasabi nating cascading, relationship. Mula dyan, ayun na yung relationship. To determine the relationship of, huwag kayo mag-acronym ha, buuin ninyo, sa the SLAC or School Learning Action Cell to the Competency of Science Teachers, and then the name of the school, which is directly taken from the title. Yun yung ibig natin sabihin na cascaded from the title. Okay, and then lagay nyo specifically, o pwede nyo dagdagan, specifically it tries to answer the following. Okay, and then the specific problem, the second part, should be in question form. By the way, ang general problem is declarative form. Dinideclare ninyo na ang objective ng research ninyo ay ganito. Tapos, ang specific problem, patanong. So, ano yung tip natin para sa pagbuo ng specific problem? You have to present the current status of the variables. Una, present the current status of the variables. So, this is the first one that you need to do dito sa inyong SOP. Present the status of the variable. So, yung 1 and 2, pre-present natin yung status ng variables natin. So, papaano? So, doon sa title natin, ano ba yung mga variables natin dito sa title? Yung competency ng teachers at yung School Learning Action Cell. The School Learning Action Cell is the independent variable. The dependent variable are the teachers. Sila yung affected. So, i-present ninyo yung status nila. So, dito, what is the status of the SLAC? Buuin nyo yan, ha? In pangalan ng school. So, ano yung status ng training doon sa school in terms of, pwede nyong lagyan ng mga, ang tawag natin dito, domains. Okay? So, in terms of training, ano ba yung mga areas na tinitrain doon sa mga teachers? Okay? Ano mga areas ang dinidevelop doon sa kakayanan ng mga teachers? Ang pwede nyong basihan dito, mga legal documents from DepEd. Okay? So, halimbawa, yung classroom management nila, teaching and learning process, okay? Pwede nyong lagyan dito o ilagay dyan. Okay? So, yung susunod, this is the status of the independent variable.
And then, the second one is the status of the dependent variable. Sila yung teachers. What is the competency of science teachers ng school in terms of ano naman pwedeng mga domain sa competency ng mga teachers? So, pwede kayong kumuha ng theory or concept para malaman ninyo kung ano yung mga domains para sa teaching competency. Okay? So, nakuha nyo na yung current status ng mga variables. Ano na yung susunod na gagawin ninyo? Ang susunod na gagawin ninyo, that this was not included in our discussion during our online, so burahin muna natin dito. The next thing that you're going to do or identify, number two, is to implement. Implement the correlation. So you have to include this in your SOP. So if you're going to look, you already presented the status. Number three, implement nyo na yung correlation. Implement na correlation, ito na yon. What is the relationship? Ang tawag namin dito, yung pagbabanggain na yung dalawang variables. Pagbanggain nyo na si 1 and 2. So, what is the relationship between yung training, SLAC, to the competency of science teachers? Okay, so this is already correlation. Until this part, specific problem number 3, this is already considered as pure quantitative research. Gawin natin black. Okay? So this is already a valid SOP that you can use for quantitative. Okay? Ayun na, meron na tayong SOP for quantitative. Now, pwede nyong lagyan nito, dagdagan nyo ng number 4. Huwag muna nyong tignan yung pang number 4 dyan. Pwede nyong dagdagan ng number 4, recommendatory. Okay, what recommendations can be made based on the findings of the study? That can be SOP number 4 and that can still be under quantitative research. Okay, so next, number 4. Pag nilagyan nyo ng interview, okay, nagiging mixed method na siya. Pag nilagyan nyo ng interview sa SOP, which is this one, nagiging classified na siya as mixed method. So, you can include interview sa SOP ninyo para ma-reinforce ninyo yung SOP number 3. Okay? Maliban sa paghahanap ng correlation ng dalawa, pwede nyong dagdagan niya ng interview para ma-reinforce itong SOP number 3. So, ano yung laman ng interview part? What challenges were experienced? What challenges were experienced? What challenges were experienced? What challenges were experienced by the science teachers in attending SLAC? So, lagyan nyo na lang ng additional ano nito. Yan. Were experienced by science teachers in attending SLAC. So that's the idea behind that. So this is going to become an open-ended question. Okay? And then after that, so again, pag nilagyan nyo ng ganyan, sa instrument ninyo, magiging ano to, open-ended question. This is already classified as mixed method. Next, number 5. So you can retain that 1 2 3 4. Kapag yung 1 2 3 4 ginamit nyo, mixed method na 'yan. Kapag nilagyan niyo nitong number 5. 1 2 3 4 5 ha, 1 2 3 4 5. What program? Pipili kayo, program, framework or training can be proposed based on the findings of the study. Yung 1 2 3 4 5 ninyo is already classified as an action research. Action research. So makikita nyo dito. Okay? Yung SOP ninyo, kung hanggang dito, this is pure quanti. Kung nilagyan nyo nito, this is mixed method. Kapag hanggang dito sa number 5, this is already an action research. Okay? So, I hope you were able to follow doon sa transition nitong tatlo. And you can choose whatever you want to use dito sa types ng research na pre-present natin. Now, how about the title? Magbabago ba yung title? Okay, dito tayo. If you're going to use the original title, which is this one, this
can be used if your research title proposal is classified as quantitative or mixed method. Okay. Ayan, mixed method. But if your research title proposal is an action research, remember what we wrote earlier regarding the characteristic of an action research, it should have an output. So here, makikita ninyo, meron ng output yung ating title. Meron na siya dito, starting with towards. Towards the development of a faculty development framework. Towards the creation na lang. Okay, baguhin natin yan. Towards the creation, edit. Yan, lagyan natin yan. Towards the, para hindi siya redundant. Towards the creation of a faculty development framework, which is better. Okay, so this is the type of title that you are going to use if you have chosen quantitative, mixed method, or action research. Okay, so we are going to end our discussion here. We are just going to go through what we have presented, and I hope you can use this in crafting and formulating your own research title proposal in the future, and try to update me what happened, if this type of discussion was able to help you in the formulation and eventually the success of your research title proposal. Kung naging successful, na-approve, balitaan nyo naman ako, lagay nyo sa comment section kung anong nangyari, para maging inspiration ko din ang inyong success sa paggawa pa ng mga videos na makakatulong sa iba ninyong mga kasama na nagsisimula palang magsulat ng research. So, meron po tayong mga video recommendations na lalabas dito sa gilid ng screen ninyo. And please do not forget to support my channel by clicking that subscribe button and that notification bell to alert you when a new video has been uploaded. Thank you very much, everyone. Stay safe and God bless. See you on our next video. Bye!